Okay, so magandang hapon. Nandito tayo sa ating sa rooftop. So, ayan. So, ayan yung tanim natin. So, i-harvest ko na rin yung iba dyan pag naubusan na ako ng tataniman. Dahil after mga March 1 o March 2 ay magtatanim ulit tayo ng additional na 6 na Olmeti, pero baka magtanim pa rin ako sa baba, so mahati siya, pero yon, kukunin ko na yon, tas baka dyan sa space na yan natin ilagay. Tas ito yung mga nilagay natin ditong Olmeti na hindi natin na-labelan kung kailan natin siya tinanim. To harvest ko na rin to. Yung mga kasabayan pala nito na tinanim ko sa hydroponics, nakain ko na. So ito, yan, okay naman, pero hindi siya ganoon kalaki kasi nga hindi naman tayo talaga nagtatanim dun sa lupa. So hindi ko siya naalagaan in terms ng fertilizer or kung ano man yung mas kailangan niya. Eh pag naka-hydroponics ka na kasi, yung mga fertilizer mo nandun na rin sa tubig. So kasama nung tamang pH level. So ito na yung bago nating mga tinanim. So seed, tinanim ko sila as buto nung February 6, ayan. Yan, February 6. So, tinansfer natin sila dito after 12 days. So, February 28. At ayan, okay naman. So, iniisip ko kasi baka malanta siya. Kasi pag nalanta sila, ibig sabihin hindi umaabot yung tubig dun sa roots nila. Pero since hindi naman, all goods na yan, nahayaan lang natin sila. Ang inaalala ko na lang din, pag tagal-tagal, pag malakas yung hangin, baka mabunot siya. Pero mukhang stable naman siya. Kasi malakas yung hangin dito eh. Baka lang mabunot siya pag sa sobrang lakas ng hangin. Hopefully hindi. Ngayon kasi maliit pa yung mga dahon nila kaya hindi ko pa inaasahang mabunot sila. Yan. So ito naman, ito yung walang takip ng styro. Pero papalitan ko rin yan. Bumili na ako ng styro online. And dumating na rin naman. So ayusin ko na lang. Mas maganda kasi yung pag naka-styro ka kasi tas naka-insulation, hindi masyadong malumot yung loob. At hindi rin agad-agad umiinit. Yun yung isang importante, hindi masyadong umiinit. Kasi naapektuhan yung roots, naapektuhan din yung paglaki ng ating lettuce. So ito yung isa sa mga batch din na hindi natin na kasama noon na hindi natin alam kung hindi ko pala alam kung kailan ko talaga itinanim as seed. So, kasama sila sa matatanggal ko. Na early harvest siguro kasi sa palagay ko wala pa naman tong mga 40. Kasi usually 45 days, so wala pa naman siya sa ganun time. Pero kailangan ko siya tanggalin para at least yung mga susunod natin mamonitor din natin. Tapos tsaka, yan. Hindi pa sila naka-net caps. Yan, hindi pa naka-net caps. Actually, may binili rin akong hydroton. Eh, mukhang hindi ko naman kakailangan din ng hydroton. Parang, isa pa siyang part ng growing medium. Hindi ko sure kung mud siya or something, pero hydroton, search na lang. Meron ako noon sa baba, pero bala ko kasi parang if you feel pag yung foam, maluwag pa dun sa loob ng net cups, ay lalagyan ko ng hydroton. Eh, mukhang sakto-sakto naman yung foam na gamit ko. Tapos ito naman itong mga mustasa na to, mag-early harvest din tayo. So yung dumating kong mga styro, gagawa na rin tayo ng ganitong setup ulit dito. Dadagdag na natin dito. So yan, mga abang-abang lang naman yan dyan. Ito, hindi ko pa nalalagyan. Pero nakaabang na siya dyan para sa mga lettuce na darating. So ayan. So ito ang iniisip ko. Kung tatanggalin ko na itong bell pepper dito kasi nga ito yung magiging siguro trial location ko dun sa iniisip kong setup. Parang A-frame yung gagawin natin. So dun yung pinakamataas na part, tapos pa letter A siya pag ganito dito. Sa side na to. Tapos yung gagawin natin 2-layer. At least 2-layer yung magawa nating taniman. Para ma-maximize lang natin yung space na meron ako dito. So yan. Titingnan ko rin kung gaano kabigat tong mga to. Yan. Pero dito sa part na parang hindi masyadong maganda yung tubo. Pero susubukan pa rin natin. Susubukan pa rin natin. Lagi naman nating sinasabi yon. Tapos ang ganda ng tubo ng Kalo. Hindi lang siya sobrang ganda pero maganda pa rin tubo niya. So ayan. So tingnan natin yung iba.
Okay, so nandito naman tayo. So mapansin nyo, medyo lanta na naman itong mustasa na to kasi, pero bukas makaka-recover na yan. Baka tanggalin ko na rin yan. So wala na tayong magiging setup nito pag naubos ko yan. At ito, baka tanggalin ko na rin to dito. Medyo masikip na, tsaka to. Yan. So ito mukhang, nagano pa siya eh. Yan, no? Umuusbong pa siya sa gilid. Hindi ko lang kung nagpapalit siya or kung ano man ginagawa niya. Pero fighting pa siya eh. Pero ang problema ko ito, sobrang green na. Tapos, hindi na masyadong nababawasan yung nutrients. So, doubt talaga ako na makaka-recover siya. Possible ma-deads na siya. Pero anyway, yung ibang lettuce dito, kinuha ko na. Tatlo yata binawasan ko dito. Ito, ito, tsaka ito. So, meron mo tayong isa doon. So, hindi naman siya ganun kalaki. Siguro, mga, baka wala pang 100 grams yan. Hindi ko pa na ano eh, na natimbang eh. Pero yung mga na doon sa baba, tatry kong timbangin. So ito yung mizo na natin. Ito naman tinataniman. Dinidiligan ko lang naman to ng tap water. Yun, yung mga yung napasingaw nating tubig doon. Yun lang tinatanim ko. Tapos ito, dito kasi sa part na to, parang ayun no, may mga insekto-insekto siyang maliliit. Although kinakain ko pa rin naman yan. Hinugasan ko lang ng maigi para konti lang makain kong insekto. Ayan. Pero edible naman sila. Wala namang problema doon. So, ayan. Ito, makarecovered na rin yan mamaya. So, itong setup dito, baka i-remodify ko. Titigil muna tayo sa paggamit nitong mga bottled water kasi nga, time-consuming siya pag nagre-refill ka na nagre-refill. Gagamitin natin yung mga malalaking container na ganon. Pero ang tanong, paano ko isa-setup yon? Dito. Siguro ito, pa-extendan ko ng konti ito para may patungan sila. Saan? Yan, may bracket naman dito eh. Pero malamang banda dito lang, banda dito. Yan. Diyan natin palagay yung mga ipapatong natin. Nakapatong na lang sila. Tsaka para maka-extend naman itong mga bezel natin, maka-extend hanggang dito. Yan. Eh, kasi naman, hindi rin naman natin ito masyadong pinapalaki. Pero kasi gumagawa tayo ng mga cuttings, pero yun nga, kailangan ko palang gumawa ng cuttings. So soon, gagawa ulit tayo ng cuttings. Tingnan nga natin. Yan o, wala. Wala pong mga ugat, ito kaya. Ito meron na, ito yung nakita kong last time. Yan. Yung iba matagal mag-ugat, pero yun, pag hindi siya nag-ugat, madededs na siya. Yun lang naman yun. Hindi na natin masyadong papakomplikaduhin. So, ayun. Ito, tanggalin ko na rin ito. Yan, may mga maliliit na gagamba o kung ano man. Hindi ko sure kung ang tawag sa kanila. Pero yun, yung gagawin kong A-frame dun sa setup dun mamaya, hindi na tayo gagamit itong, tawag ito, mosquito net. So, fine mesh yung gagamitin natin para mas ma-prevent natin yung pagpasok ng mga insekto. Yun, may kinakausap lang ako kasi hindi ako marunong gumawa nun eh. Papatulong lang tayo sa ganun setup. So, itong kale na to, deads na yan. Hayaan na natin siya dyan. And yun lang. Wala naman masyadong kakaiba dito. Maliban sa ito, lumalago pa rin itong mga basil natin dito. Kahit na mumukbang sila paminsan-minsan ng mga ibon. So, ito yung tinanim natin nung last time. Ayan. Sana lumaki na sila. So, yung ibang nag-overgrown kong mga basil, dito ko na lang ililipat ito. Dati may dahon pa ito. Naubos na ng ibon. Paborito ito lang pag maliliit pa eh. Pero mga malalaki, kaya naman makarecover, ayun o, meron mga ngat-ngat ng ibon. Pero yun, bigyan na natin sa kanila yun. Mukhang sasarapan naman sila. So dito, may kulang pa tayo ng isa or dalawang Thai basil. Ito kasi mahina na, yun, mahina. Mahina na to. So yan, tatanggalin natin dalawang Thai basil. Meron pa naman ako sa baba. So yung hydroponics setup ko doon, na naka-bottled water pa yun, medyo malaki na. Mga 6 to 10 inches na yung taas nila. So ilipat natin siya dyan natin transfer. So from hydroponics diretso dyan. Katulad nun yung basil na yan. So based on experience naman, ganun din ang nangyari dito sa mga malalaking to. Kaya higher chance silang mag-survive compare kung ito ang ililipat ko dyan. Okay? So yun lang naman ang masishare ko sa inyo ngayon. Ayun o, meron pala dun o. Sweet basil nga lang. Kailangan ko Thai basil. No? So, nasa baba yung Thai basil. So, yun lang. Update ko na lang kayo sa susunod. Bye-bye!